ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Nagtuturo si Jesus sa isang sinagoga sa araw ng pahinga at may isang babae roon. 18 taon na siyang may espiritong nagbibigay sakit. Nagkakandakuba na siya at di makatingala. Pagkakita sa kanya ni Jesus, tinawag siya nito at sinabi, "Babae, lumaya ka sa iyong sakit." Ipinatong nito sa kanya ang mga kamay at agad na nakatayo ng tuwid ang babae at nagpuri sa Diyos. Nagalit ang pangulo ng sinagoga dahil nagpagaling si Jesus sa araw ng pamamahinga. Kaya sinabi niya sa mga tao, "May 6 na araw para magtrabaho. Kaya sa mga araw na iyon, kayo pumarito para magpagaling, hindi sa araw ng pahinga." Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang kanyang baka o asno mula sa sabsaban nito sa araw ng pahinga at inilalabas para painumin? At isang babae naman ang narito na anak ni Abraham na 18 taon nang iginapos ni Satanas. Di ba siya dapat kalagan sa araw ng pahinga? Napahiya ang lahat niyang kalaban pagkarinig sa kanya, pero nagalak naman ang mga tao sa lahat ng kahangahangang ginagawa ni Jesus." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinagot siya ng Panginoon, "Mga mapagkunwari, hindi ba kinakalagan ng bawat isa sa inyo ang kanyang baka o asno mula sa sabsaban nito sa araw ng pahinga at inilalabas para painumin?" Bilang bahagi ng kanyang ministeryo, bukod sa pagtuturo at pangangaral sa mga madla, si Jesus ay nagpapagaling din ng mga may sakit. Hindi lamang kinakausap ni Jesus ang babaeng kuba, bagkus ipinatong niya ang kanyang mga kamay hanggang nakatayo ng tuwid ang babae at nagpuri sa Diyos. Malaking ginhawa ang dulot ng pagpapagaling na iyon para sa babaeng naghirap sa loob ng 18 taon na animoy isang hayop na nakasubsob ang paningin sa lupa. Ibinalik ni Jesus ang kanyang karangalan bilang anak ni Abraham at makatatayo na ng tuwid at may atras ang muka sa langit upang magpuri sa Diyos. Hindi nagustuhan ng pinuno ng sinagoga na nagpagaling si Jesus sa araw ng pahinga. Nangaral ang pinuno tungkol sa kahalagahan ng pahinga at kung paanong ipinagbabawal ang pagtatrabaho sa araw ng Sabbath. Sumagot si Jesus habang binibigyang diin ang kahalagahan ng habag para sa mga taong naghihirap. Kung ang alagang hayop ay pinahintulutang iligtas kapag nahulog sa bangin o painumin kapag nauuhaw, bakit hindi maaaring tulungan ang isang babaeng nagdusa sa loob ng 18 taon? Kung ang pinuno ng sinagoga ay nasa lugar ng babae, siguradong hindi niya iisipin kung anong araw siya pagagalingin ni Jesus. Pagsasagawa. Nabibigatan ka ba sa mga pagsubok ng buhay? Lumapit ka kay Jesus. Hingin mo ang kanyang habag at pag-ibig.